Praise the Lord po. Pinakamataas at pagpupurit, pagluluwahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang at dobleng paggalang sa ang aking pinaabot sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang pinagpalang mga turo at aral ng ating mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati po sa mga beloved Almeda children. At sa inyo po ang lahat mga kapatiran, magandang umaga po. Ang aking pong ipapatuto sa inyo, mga minamahal, ay ang mga pagsubok at pagpapala ng mahal na Panginoon. Pagsubok po ng... Nasay po kami dito sa ating banal gawain 1991. At noong mga panahon po ngayon, noong hindi po pa ako nasisave, sa tagal-tagal ng aking pag-apply sa abroad, hindi po ako natatanggap. Pero nang masave po ako, isang taon lang natanggap na po ako sa pag-abroad. Pagamat, ang aking pong akala, pagpapala, yun po pala ay isang pagsubok pa rin sa aking buhay dahil hindi pa po natatapos ang isang taon, kinuha na ng mahal na Panginoon ang aking beloved kuya sa laman na kung saan ay mahal na mahal ko po. Kaya po napilitan po akong umuwi, ngunit hindi po ako, ayaw po akong payagan ng aming, ng aming employer dahil wala pa nga po ako isang taon. Pero sabi nga, in God's grace, sabi ko, naniniwala ako na makaka-uwi ako. Kaya po, siguro, hindi po ng mahal na Panginoon ang aking employer at kinabukasan, piniyagan niya ako. Sabi niya, sagot mo ang pamasahe mo. Sabi ko, wala akong problema. Bagamat kahit nakulang yung aking pamasahe, nanalangin ako na bahala ng mahal na Panginoon. At noon nga ako, bago matapos yung araw na yon, dumating naman yung asawa ng aking mahal na pamakin at binigyan ako ng pera na pamasahe. So, kinabukasan po, nagpaalis na ako. Bago ako umalis, tinawag ako ng aking employer at ibinigay yung aking buong sweldo. Tapos sabi ko, paano yung ano? Sabi niya, huwag ka na mag-alala. At ako na sasagot siya sa ano mo, sa pamasahe mo. Kaya praise the Lord. So bukod sa may pamasahe na ako, may babaon pa po akong pag-uwi. So doon po nagsimula yung mga pagsubok sa aming buhay na pagkatapos yung mailibing na yung aking beloved kuya, lumipot po kami ng bahay sa dako ng Project 6 at bagaman po maliit lamang yung aming nalipatan, pinagbahay po kasi kami nung tiyohin ng aking beloved wife sa lupang hindi naman nila ginagamit. Kaya po nakaabot po kami ng 4 taon doon. Pagkatapos po noon, yung po palang lupa na yon ay nabili na ng iba. Kaya ang nangyari, na-demolish kami. Yun po isa kong malaking problema dahil nasa sa hirap maghanap ng bahay at wala naman kaming pang-down sa kapanti-deposit. Pinoproblema ko po yun. Kaya, pero nang dumating ko yung pagpapala sa amin, bago po matapos yung araw ng pagdidemolish, bagamot ako na nalangin sa mahal na Panginoon, na mahal na Panginoon, sa huwag po sana ma-demolish, pero natuloy din po. Kaya po ang laki kong iniisip, talagang ang mahal na Panginoon, ang kalooban ng mahal na Panginoon ang masunod. Dahil sabi nga po ng mahal na pastora, hindi puro bed of process ang dinadaanan ng mga tunay na Kristiyano, kundi dumadaan din sila sa mga rough road. So, nung tinawag na po kami nung may-ari ng bago nakabili ng lupa, binigyan po kami ng tigsa 10,000. Naku, praise the Lord. Sabi ko, meron na po kami pang upa sa bahay. At naka-upa nga po, nakahanap kami ng bahay. At natumagal din po kami doon ng 4 taon. At panibagong pagsubok na naman doon, dumating sa aming buhay. Dahil mo patay ho, yung may-ari ng bahay, kinuha na ng anak yung bahay. Kaya napilitan kaming paalisin. Kaya nakiusap lang po kami na patapusin na ang pag-aaral ng aking mga anak hanggang sa matapos ang taon bago kami lumipat. Ang problema ko lang po ulit ay yung lilipatan namin bahay. Ngayon po, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, dumating po yung aking kaibigan, kumpare, at sinabi sa akin na, bakit ka mamang problema? May lupa ka naman sa sa batasan. Kaya kailangan magbahay ka na. Sabi ko, wala akong pampagawa ng bahay. Sabi niya, hindi problema yon. Dahil galing siya sa abroad, sabi niya, bibigyan kita ng pampagawa ng bahay. Saka mo nalang bayaran kung saan ko kailangan magkaroon. Praise the Lord. Sabi ko, problema yung, hindi ko na problema yung pampagawa ng bahay. Ang problema ko naman, yung gagawa ng bahay. Sabi ko, saan ako hahanap? Wala naman akong alam. Lang biglang sumaksak sa isip ko yung aking pisan na kontraktor. Kaya nga lang, matagal na. Sinubukan ko siyang kontakin at pagpapala ng mahal na Panginoon, sa tagal lang hindi namin pagkikita, sumagot agad siya sa tawag ko. Kaya sabi niya, walang problema kuya, ako ang gagawa ng bahay mo. Kaya nakagawa ho kami ng bahay sa dako ng batasan ng hindi kami na masyadong nahirapan. Na ngayon ho,
Yung mga pagsubok na yan, mga dumating sa aming buhay, ang kasunod ho naman ay pagpapala. Nanduro na ho kami, kahit second na nasasakyan, pinagpala kami ng mahal na Panginoon na siya namin ginagamit sa pagdalo sa banal na gawain. At ang isa pa, yung bahay namin na maliit dati, ngayon ho, pinalaki ng mahal na Panginoon. Yung dating maliit lang, naging second floor na ho, may roof na pa. At ang isa pa, ito lang ho, nagdaang buwan, pinagpala kami ng bagong sasakyan na siya namin ginagamit ngayon. Kaya, glory to God. Lubos, praise the Lord. Lubos-lubos at labis-labis na po ang pagpapala sa amin ng mahal na Panginoon. Kaya nasabi ko, sino ang hindi maglilingkod ng may katapatan sa mahal na Panginoon na bagamat dumadaan sa pagsubok, binibigyan naman ng katumbas sa pagpapala. At yan po ay nangyari sa pagpipilit namin na kapagbigay ng ikaputandog sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya po, ang lahat po ng kapurihan, lahat ng pagpapala ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.